Hi guys, it's me, Jomaria Arcansalo, and you're watching Jin Morin YouTube channel. Alright. So yun nga guys, napasensya na kayo kasi ngayon lang ako nakapag-upload. Busy pa kasi ako sa aking trabaho at sana maunawaan nyo. Yun lang kasi ako nagkaroon ng time para mag-video at syempre may isi-share na naman ako sa inyo. Yun. At dahil suki na tayo sa Shopee, isi-share ko sa inyo yung nabili kong violin sa halagang 1,831 pesos. Pero bago ang lahat, bakit nga ba ako pumili ng violin? Nag-post kasi ako sa Facebook ng flute or violin. Tapos maraming nag-comment doon na marunong naman daw ako mag-flute, bakit hindi ko subukan yung mag-violin? Kaya yun, iniisa-isa ko yung mga comment nila, mas nanalo yung violin. Kaya bumili ako ng violin at ngayon, i-share ko na sa inyo kung anong klase, maganda ba or something, ano. Tara na. So, ito siya guys, no? Sa bag pa lang niya. Hindi na ako lugi. Totoo kasi yung halaga mo to sa 800 pesos. Magandang quality na siya, no? Pakita ko na sa inyo, love. So, ito yung loob. Isa-isahin natin. So, syempre, yung pinakauna, yung violin. Sa violin, guys, halos wala akong maireklamo kasi sobrang ganda niya. Kung naitatanong nyo bakit white yung pinili ko, kasi wala lang. White lang kasi yung meron doon. Yung parang mukha sana yung color yung kukunin ko, kaso wala eh, ito na yung available, kaya ito yung pinili ko na. Nilagyan ko siya ng tape kasi para magkaroon ako ng guide sa pagtuto, kasi hindi pa ako masyadong marunong at nagpa-practice pa lang ako, kaya wala mo ng mga covers ng flute ng violin kasi on practice pa ako. So, ito siya na. Simula dito sa taas hanggang sa baba. Halos wala akong may reklamo. So, ito siya. Sunod naman natin yung buho niya. So, ito siya. Buo naman niya, wala din naman akong reklamo kasi okay lang din. Napapatunog naman yung violin kaya okay siya. Pwede ko siya sa haba. So, may mga natatanggal lang na horse hair pero hindi naman ganun karami. Hindi siya ganun kadami. Pero okay pa rin. Maganda pa rin siya. Kulang lang talaga ako sa practice. So, ang next is yung rosin niya. Masyado ng magasgas. Kaya, okay naman. Tapos guys, no? Bago kayo bumili ng violin, dapat manood muna kayo ng mga reviews ng mga professional na nagtutugtog ng violin, kasi ako gusto ko lang bilhin to kasi gusto ko lang matuto. Wala, hindi naman ako magpapakukuha ng tutor para turuan ako, parang self practice lang ako. Kaya kung plano mo bumili ng violin na mura, i-recommend ko to sa iyo kasi pang beginner talaga siya. Sulit na mura pa, tsaka maganda pa yung ano niya, yung
quality niya. Kaya manood muna kayo ng mga professional na nagtutugtog talaga nito, kasi marunong ako magtugtog ng gitara, pero iba talaga, ibang-iba siya sa gitara. Kaya nag-expect ako na marunong ako mag-gitara, eh dapat napapatugtog ko siya. Siyempre napapatugtog ko siya, pero ibang-iba talaga. Masasabi ko sa ibang-iba siya sa gitara. Tapos, ano pa ba? Siya nga pala guys, no? Yung violin na to ay, yung mga violin pala ay maraming maintenance, kasi hindi siya gaya ng gitara, no, na pagtapos mong gamitin tugtugin eh pwede mo lang siyang isabit sa kahit saan. Yung violin pala guys, no, marami siyang maintenance, kasi gaya ng itong bow na to, bago mo mapatugtog yung violin is kailangan mo ng rosin. Yung need mo pa siya ikis-kis dito ng mga ganyan 2 to 3 minutes bago mo ma-play yung violin, kasi hindi siya tutunog pag walang rosin. Kaya marami talaga siyang maintenance na dapat nyo malaman. Hindi po ako professional, sinishare ko lang sa inyo yung mga nakita ko din sa YouTube na mga professional na nagbabayolin. So yun nga, no? Marami siyang maintenance. Tsaka, pagtapos nyo naman din siyang gamitin, kailangan nyong luwagan din yung bow niya. So yan, kailangan nyo din itong luwagan. Tapos, dito naman, kung maaari, niluluwagan din nila yung ito. Nakalimutan kong tawag dito. Niluluwagan nyo yan para maluwag din yung string, syempre. Tapos itong bridge na ito, kailangan nyo itong tanggalin. At yun, masasabi ko talaga, at late ko na din alaman na ang dami-dami maintenance nito. Kung alam ko lang talaga sana, nag-flute na lang ako. Pero hindi naman ako nagsisinabinin ko ito. Masaya ako na meron ako ito. At syempre, practice lang talaga ang kailangan. Bago ko pala ibigay yung pangalan ng shop na nabilhan ko nito sa Shopee, eh hindi naman po pwede na hindi ko kayo tugtugan. Siyempre, meron naman akong nalaman, konti lang naman. Eh, sana magustuhan nyo. Pasensya na kayo kasi hindi pa talaga kasi ako marunong. Sana maintindihan nyo. Magpa-practice pa ako lagi para ma-improve pa yung pag-play ko ng violin. At hindi pa pakita ko sa inyo yung pangalan ng shop at yung price nito. Actually, yung price niya is nasa 2,000 plus, pero nabili ko lang siya ng 1,800 pesos, mga ganun. Kasi sakto 10-10 sa Shopee yung nakuha ko. Nabili ko kasi sale sila ng 10-10, kaya naka-discount ako ng 290 pesos. Tapos yun na, 1,831 pesos yung total na nabayaran ko instead of 2,012 something ganun. Yun na nga guys, no? Sana nakatulong po yung video na to sa inyo. Sana makabili ka na ng violin mo. At sana supportahan mo din yung channel ko. Please like, share, and subscribe din mo rin YouTube channel. Tapos pag-click na lang yung notification bell para update ka sa lahat ng videos na gagawin namin. Maraming salamat sa panonood. God bless and bye-bye!